nga pala si Karina, and for this video, I would like to share with you this travel mug that I bought from Amazon. This Kombucha travel mug. And please stay with me and let's check the quality of this mug, if this is worth buying or it's just a waste of money. So wag na nating patagalin, let's start the review right now. Guys, ito na yung travel mug na i-review natin. Ang brand name niya is Kombucha. And naka-indicate din siya sa pinaka body ng mug dito sa baba. And then dito sa bottom, ayan, andito din yung brand name niya. And kung mapapansin nyo, is rubber tong bottom ng travel mug. So, ang kagandahan ng rubber, kapag itinayo natin siya sa table, ay hindi, ano siya, kumbaga nag-stick siya. Hindi siya nag-slide. Kasi nga, rubber yung bottom niya. And then, sa top part naman, ay sa lid, makikita natin na andito yung lock. And then, sa kabilang side is kapag i-open natin siya, kailangan nating i-push to para mag-open itong butas kung saan tayo iinom. So, kapag pinush natin itong side na to, kita nyo, nag-loosen up itong kabilang dulo. And dito lalabas yung drinks natin. So, paganyan. So, kapag ilalak na natin, kailangan lang natin itong i-push. And kapag open, and kapag ilalak na natin, so ganun lang siya. Guys, kung mapapansin nyo, premium yung materials na ginamit sa travel mug na to. By the way, nabili ko nga pala ito for 85 dirhams last year sa Amazon. Yung size niya is 300 ml. Right size lang siya for me, hindi siya masyadong malaki at hindi siya masyadong maliit. So, ito yung perfect size for me. Eh, by the way, nag-offer din ng bigger size itong brand na to. You can check, I think meron silang 500 ml, but this one, it's a 300 ml travel mug. So, ayan. So, i-open natin yung kanyang lid. Ayan ang kanyang loob, stainless steel. And ang promise ng mug na to, travel mug na to, based sa description, ay kaya niyang makapag-keep ng hot drinks for 6 hours. And for cold drinks, it can last up to 11 hours. Ayan, so ito yung body niya. And then ito yung lid niya. So sa lid, snap mo lang itong dalawang side, tapos sihilahin mo siya pataas, yan, para matanggal kapag lilinisin na siya. Ang alam ko ay safe din to sa dishwashing machine. So, ganun lang kadali siyang linisin, guys. Ipepress mo lang yung dalawang side and then hilahin mo siya pataas. At kapag naman ibabalik mo na siya, ay ganun lang din. Ayan, so ibabalik mo at antayin mo tumunog para sure ka na nakalock yung pinaka ano niya, ayan, lock tong part na to, nakalock siya, maganda yung pagkakakabit niya. And kung mapapansin nyo, ang isa sa nagustuhan ko dito yung rubber dito sa gilid, ayan, hindi siya natatanggal. Kasi ang problema sa mga mugs, travel mugs na katulad nito, usually yung rubber dito sa gilid, natatanggal siya. And malaki yung chance na ma-misplace or kapag, kumbaga, ilalak na natin siya, is natatanggal siya sa pagkakalagay. This one, nakastock siya doon, oh. Hindi siya natatanggal. Kaya, sure ka na kapag binalik mo yung lid niya, is okay na okay, hindi magli-leak. One time, nung ginamit ko siya, hindi lapat yung pagkakabalik ko ng lock. Kaya, ang nangyari, nung
kinalog ko na yung drinks ko, nag-spill siya. So, ayun lang yung kailangan nating tandaan na kapag nilinis natin tong part na to, ay maibalik siya ng maayos. Pag pinushback natin siya, meron siyang tunog. Pakinggan nyo. Yun. Ibig sabihin nun, nakalock na siya. Makikita nyo din dito sa taas. Ay, ayan o. Tingnan nyo. Ito, hindi siya nakalapat. So, ibig sabihin ay hindi maganda yung pagkakalagay natin. So, kailangan nating ilagay ulit. Maganda na. Kita nyo, yung pinakabilog niya is nakalapat na. Based din dun sa description ng item na to, itong lid na to, we can use to any other kombucha bottle. Kasi yung size niya is universal. So, kahit ito, itong mug natin na to, pwede natin siyang palitan ng lid kung ayaw nyo na or kung meron silang bagong labas na lid is pwede nyong palitan. Kasi nga, universal yung size ng kanilang mug. Pink yung nagustuhan ko kasi at saka yung lid niya color white kasi ang dating sa akin is napakalinis. Pero ang isa lang sa disadvantage na color white yung lid is kapag naka-lipstick ka, syempre mag-stain dito. At kitang-kita na may stain yung mug mo. Pero other than that, at normal naman yon kasi white itong lid natin. Tingin ko at ang verdict ko dito is highly recommended itong travel mug na to. Pero ngayon naman subukan natin na lagyan ng liquid itong travel mug and let's check if mayroon ba siyang leak or wala. Okay? Ngayon guys, ang gagawin natin is try nating lagyan ng liquid itong travel mug. Let's check kung magkakaroon siya ng leak. Kasi, syempre, dapat ito ay leak-proof na travel mug, diba? So, lagyan natin siya ng laman. Ayan, kalahati ang inilagay ko. And, i-double check lang natin na yung lid niya is properly put into its place. Dapat na siya. At takpan na natin. Ayan, kung makikita natin, ngayon ay naka-lock siya. Ayan, naka-lock. Naka-lock siya at ayan, yung butas niya is properly lock. Let's try na i-spill natin kung magkakaroon siya ng leak. So far, wala naman. Okay na okay para sa akin to. Pero, syempre, once na inopen natin to, ayan, kita nyo na nagbukas yung butas niya dito. And, syempre naman, ayan, ayun. Syempre, naka-open. So, ilock ulit natin to. Kuha lang ako ng tissue. So, ayun guys. Yan. So, kapag nakalock siya, wala siyang leak. So, ayan. So, ayan guys. Na-review na natin itong product na to. And they have comments and suggestions. As for me, and sa paggamit ko dito in 6 months, I personally highly recommend this brand and this item. Kasi wala akong naging concern sa kanya. And for 6 months, yung quality ng item na to
is same. Hindi siya nag-deteriorate, hindi nag-fade, hindi nag-fade yung color niya. And napaka-premium pa rin ng pakiramdam nito kapag ginagamit ko siya. So, thank you for watching my video. Until next time!